What, ma'am? The toilet paper? The toilet paper is in the, beside the seats. Yeah, there's not much, though. So. Oh. That's not enough. There's none? Yeah, no, we can buy in this store. There's a... Mian! Can you please buy a tissue paper? Tissue? Yeah. No, dear, you can buy it in the store. Diyan kala ate, mayroon. Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po sa ating lahat. So ngayon po ay nandito na naman po tayong muli. At isa na naman ang pamamaraan ang ating ituturo sa inyo kung kayo ay may mga lakad. Ilagay ninyo ito sa inyong mga bulsa, lalo na kung inyong lakad ay may kinalaman sa pera. Kaya ito po ngayon ang ating ituturo sa inyo kung kayo po ay panatiko sa mga pampaswerte. Kung kayo ay mga panatiko sa pampaswerte, ay pwedeng-pwede natin itong gawin. Ngunit kung hindi naman, ay pwede po ninyong i-ignore na lang ang ating live ngayon at manood na lamang po kayo ng mga video na gustong-gusto ninyo. Good morning po kay Ma'am Heidi Montes Claros Rivera. Ganon din po kay Mama Rivel De Leon. Magandang umaga po. Maulan na umaga po sa amin dito. Sa amin po ay maulan. Kay Ma'am Lynn, Umsay Sotni Taay. Good morning po, Ma'am Len. So ayan, habang ako ay nagla-live, ako po ay nagkakape. Medyo mapait yung kape na yun. Hello po sa ating lahat. Hello po kay Ma'am Angel Roxanne Balcari at kay Ma'am Sandigan Dan Miyaki. Good morning po sa inyo. So, hello po kay Ma'am Sandigan Dan Miyaki at kay Ma'am Alma Almero. Ganon din po kay Ma'am Adeline Castro Felipe. Good morning po sa inyo, ma'am. Teka lang. So ngayon guys, ay ngayon, nandito na naman po tayo at isang panibagong pamamaraan na naman po ang ating ituturo sa inyo. Good morning po kay Ma'am Beth Stress Titanio. So ito ngayon guys ay isang pamamaraan. Parang parihas lang mga na-share sa mga pampaswerte. Parang parihas lang mga na-share mga pampaswerte. Ano po yun, ma'am? Hello po kay Ma'am Hugo, kay Ma'am Hugo Tira, kay Ma'am Hugo Tira Canoy, kay Ma'am Juvan Ampin, kay Ma'am Juvan Ampin, kay Ma'am Nerian Nebriel Lagundi, kay Ma'am Leoni, at kay Ma'am Marie Chris, kanon din kay Ma'am. Kay Ma'am Senya, kay Ma'am Remedios Buenconsejo Katli, kay Ma'am Jamaica, kay Ma'am Lisa Barrientos, kay Ma'am Marie Chris Estudillo at kay Ma'am Senya Seni Lopez Barrio at kay Ma'am Jima Ederna. So ngayon guys, ito na po ang ating ibabahagi ngayon. Hindi ko po mag-gets yung share ni Ma'am, parihas daw. So ito po ngayon guys ang ating ituturo sa inyo. So yun pa, yun naman po muli no. Sa mga tao naman pong hindi naniniwala sa mga pampaswerte, sa mga hindi naniniwala sa ating tinuturo dito, sa mga may negatibong kaisipan, sa mga hindi po open-minded, ay pwedeng-pwede naman ninyo itong huwag gawin. Huwag po ninyong gawin kung kayo po ay hindi naniniwala kasi hindi naman po ito namin ipinipilit kasi ang aming itinuturo dito ay marami pa rin po ang nagtagumpay. So marami pa rin po ang naniniwala kaya sa mga hindi po naniniwala, pwedeng-pwede naman po ninyong pwedeng-pwede naman ninyong i-skip ang ating live para po hindi na kayo sumakit na pa ng ulo. Para po lalong parang hindi kayo magiging niga kasi pag nagiging niga po kayo lalo pong walang mangyayari sa ating buhay. Kaya lagi nating sinasabi itong ating ibinabahagi ay para po sa mga open-minded. Para po sa mga open-minded, para po sa naniniwala sa mga pampaswerte at sa nais makakaranas ng kahit papaano ay maayos-ayos na pamumuhay, yung hindi kahirap na hirap na hindi kahikahos na hikahos sa pamumuhay. Ako, dumaan ako dyan, dumaan ako sa sobrang paghihirap ng buhay. Yung ultimo, pamasahe mo, ultimo piso ay walang-wala ka sa wallet mo. Dumaan po ako dyan. Pinagdaanan ko yan, yung ultimo tigbi 25 centavos, maghanap ka pa sa ilalim ng kama mo. Pinagdaanan ko po yun guys, ang hirap.
Kaya mahirap pong sino ba naman ang sa atin ang gustong bumalik sa ganyan. Kaya sino ba wala pong, kung nakaranas ka na ng ganong hirap, syempre mas magiging prosigido ka para maabot mo o kahit papaano ay hindi mo na maranasan yung sobrang hirap na pinagdadaanan mo noong buhay mo noon. Kung ultimo 25 centavos ay hirap na hirap ka nang hanapin. So ngayon guys, ito po lamang ang ating kailangan. So ito po lamang ating kailangan kung kayo ay may lalakarin. Kahit anong araw po, maaari natin itong gawin sa umaga. So halimbawa, bukas mayroon kang lakad. Bukas mayroon kang lakad, kumuha ka lamang ng perang papel. So perang papel, if ever saan ka man ngayong bansa, saan ka man ngayong bansa, nasa US ka, nasa Canada ka, nasa Turkey ka, nasa Hong Kong ka, or nasa Pilipinas ka, kumuha ka lamang ng perang papel. So dahil nandito ako sa Pilipinas, ang kinuha ko po ay pera ng Pilipinas. Ito ay ang 20 pesos. Kailangan din natin ng bawang. Ito po yung ating bawang, isang sariwang bawang na aking binalatan. So ito po isang sariwang bawang na aking binalatan. Ngunit ito po ay sariwang-sariwa. So isa lamang po at balatan ninyo ito. At kailangan natin ng isang kurot ng rock salt. Huwag pong gumamit ng iodized salt. Dapat po guys, ang ating gagamitin dito ay rock salt. So huwag na huwag po ninyong iwasan na iwasan po ang paggamit ng iodized salt. Sa ating mga itinuturo, lagi natin sinasabi na iwasan ninyo ang gumamit ng iodized salt. Mas mainam kung mayroon kayong sea salt. Kung mayroon po kayong mga sea salt, ay mas mainam po itong gamitin. Ngunit kung wala kayong sea salt, gumamit po kayo ng rock salt. So, ito na yung ating 20 pesos. Ito na yung ating 20 pesos. Ang gagawin po natin dito ay ilalagay natin ang bawang dyan sa ating 20 pesos. Ilagay natin yan. At ang ating asin, ipatong natin dito ito sa ating yan, itabi natin yan sa ating bawang. Bakit bawang at bakit asin? Alam natin na ang bawang ay magandang pangontra sa anumang mga negative energy, sa mga bad entity. Maganda po yung bawang at ang asin naman ay mainam din na pangtaboy ng mga usog-usog or mga anumang nais magsisikontra sa iyo. So pagkatapos po ay ibalot mo lamang ito. So ayan, ibig sabihin, itupi mo ito, ibalot mo ito sa iyong pera. So ayan, ibalot mo ito dito sa pera, ang ating bawang at ang ating asin. So ayan guys, ayan lamang, ibalot mo lamang ito. Ayan, ibalot mo po ito. Ayan, ibalot na natin. Balot na balot, walang natatapon. Pagkatapos po nitong hawakan mo ito sa iyong dalawang kamay. Hawakan mo ito sa iyong dalawang kamay. Pagkatapos ay humarap ka sa silangan. Pagkaharap mo sa silangan ay bigkasin mo ang iyong intensyon. Bakit mo ito ginagawa ngayong araw na ito? Ano ang gusto mong makamit sa araw na ito? So ikaw mismo guy ang unang nakakaalam kung ano ba ang nais mong makamit sa araw na ito. Ano ba ang lakad mo na may kinalaman sa pananalapi? Saan ka ba pupunta? So if ever nag-a-apply ka ng trabaho, sasabihin mo lamang ikaw ang magiging gabay upang mapagtagumpayan ko ang aking a-applyan ngayon. Ikaw ang magiging gabay upang ma-deal ko ngayon ang aking kliyente. Ikaw ang magiging gabay upang mapauo ko ngayon ang aking kakausapin patungkol sa pera. Kung ano man ang lalakarin mo, hahawakan mo ito. Ngunit kapag hinawak, hindi lamang po muli. Huwag po lamang basta hawakan na. Hinawakan ko na, okay na yon. Dapat wise kapag ginawa po natin ito kapag tayo ay may kahilingan. Lagi nating sinasabi, isa puso natin ang ating paghiling. Isa puso natin ang ating paghiling. Kailangan may puso ang paggawa natin ito. Hindi po natin ito gawing laro. Kasi once po na ginagawa nating laro, ang ating paghiling ay wala po talagang mangyayari. So marami naman po tayo talagang napatunayan. At isa pa po dito guys, bakit tayo? Kasi maraming nagtatanong sa atin kung may binibinta pa tayong pampaswerte. May ginagawa ba tayong pampaswerte? Hindi po natin kailangan bumili.
Hindi po natin kailangang magbinta. Hindi po natin kailangang bumili. Bakit tayo bibili kung mayroon naman tayong maaring gawin para mismo tayo ang gagawa? Dahil once na tayo ang gagawa, mas na-feel natin yon. Mas na-feel natin ang ating paggawa dahil tayo po mismo ang gumawa ng pampaswerteng ito. So gagawin mo po yan guys, ang paghiling at pagkatapos mo pong himiling ay ilagay mo ito sa iyong bulsa. So sa mga babae naman, pwede namang hindi sa bulsa, lalong-lalo kapag wala kayong bulsa, pwedeng-pwede naman dito sa inyong mga dibdib. Diba, madalas sa mga kababaihan ay ginagawang bulsa ang kanilang mga, basta alam nyo na yun, hindi po natin pwedeng bigkasin, pwede po natin itong isiksik. Basta kapag gumawa ka po nito, saan ka man mapunta, dapat po ito ay nakadikit lagi sa iyong katawan upang mapagtagumpayan mo ang iyong nilalakad ngayon. So isa pa pong tips, so yan, pwede po ninyo ito, pag uwi ninyo sa bahay, ay pwede po ninyo itong ilagay sa inyong mga wallet. So after mo pong nilakad, after mo po yung lakad na yon, ay pwedeng-pwede po itong ilagay sa inyong mga wallet. So huwag tanggalin, pwede-pwede po itong ilagay para magtuloy-tuloy po ang swerte. So isa pa po sa mga pamamaraan ng ating ituturo sa inyo. So ito po dapat nating gawin kada umaga. Ano po ba ang dapat nating gawin kada umaga? So pagising na pagising pa lamang po natin sa umaga. Kay Ma'am Victoria Mabuyo, good morning po sa inyo ma'am. God bless po sa inyo Ma'am Victoria Mabuyo. So pagising po natin sa umaga, pagising pa natin, yung nag-iinat-inat pa lang po tayo. Sa umaga ay kasabay ng iyong pag-inat ay lagi mong bigkasin ang salitang handa na ako. So, pagmulat na yung mata at nag-inat-inat pa lang tayo, pagka inat-inat mo, lagi mong sasabihin ang salitang handa na ako. Handa na akong harapin ang bukas at handa na akong tanggapin ang mga magagandang oportunidad na darating sa aking buhay upang ako ay tuluyang uunlad at aasenso. So habang nagigising-gising ka, habang nag-aano-ano ka, nag-iinat-inat ka sa umaga, lagi mo yung sasabihin, handa na ako. Handa na ako sa panibagong bubu araw. Handa na ako sa mga magagandang oportunidad darating sa akin upang ako ay swertihin sa aking buhay. So, handa na ako sa mga bagong oportunidad na darating sa aking buhay upang ako ay swertihin at uunlad. Pagharap mo sa salamin, ganun ulit ang sasabihin mo. Bago ka umalis, ganun ulit ang gagawin mo. Lagi mo yung bibigkasin. Lagi mong bibigkasin na lagi kang handa. Na handa ka nang tanggapin ang magagandang oportunidad. Ang magagandang oportunidad na dadating sa'yo, lagi mong sabihin na handa ka na. Handa na ako universe, handa na ako God. Na tanggapin ang magagandang oportunidad na ipagkakaloob mo sa akin. Handa na ako universe, na tanggapin ang magagandang oportunidad na ipagkaloob mo sa akin. Upang ako ay asenso at tuluyang uunlad ang aking buhay. So tuwing umaga po, lagi ninyo yung bibigkasin. Huwag na huwag, kahit man may mga pagsubok man tayong ating kakaharapin, lagi mo yung pagising mo yan, lagi mong isaisip, lagi mong ikiklaim. Pagkainat mo pa lamang, pagdilat mo pa sa iyong mata na handa ka nang na pag-inat pa lamang ng iyong mata, di ba, pagmulat, di ba, nag-iinat-inat tayo, sabayan mo po yan. Handa na ako, universe. Handa na ako, God. Handa na ako sa mga bagong oportunidad, sa mga bagong opportunity, upang ako ay unlad at tuluyang aasenso. So, ganun po. Huwag kayong maging niga. Huwag ninyong tularan yung mga taong niga. Huwag niyong tularan yung mga taong walang magagawa sa buhay, kundi ang maingit lang sa kapwa. Marami sa atin dito, lalo na, hindi naman po natin nila lahat, pero karamihan po talaga, lalong-lalo na sa atin sa mga Pilipino, masakit mang isipin. Pero karamihan sa atin, lalong-lalo na sa kapwa natin Pilipino. Ito po, nagpakakatotoo tayo dito, no? Kapag nakikita natin ang kapwa natin na
na umaangat sa pamumuhay. Kapag nakikita natin ang ating kapwa Pilipino na umaangat sa pamumuhay, marami sa atin, imbis na masaya, ay parang nagagalit pa. Parang naiinis pa sila. Para bang ang kapag nakita nila na kapag nakita nila na ang kanilang kapwa ay unti-unting umaangat, para bang napakasakit sa kanila. Marami po 'yan sa atin sa mga Pilipino, mahirap mang tanggapin. Mahirap mang minsan tanggapin, pero marami po talaga 'yan sa atin. Instead na ikakatuwa natin ang pag-angat, ni Hulya, umangat si Hulya. So dahil nakikita mong umangat si Hulya, nandito na ang mga Marites. Nandito na ang mga Marites kung ano-ano nang sinasabi kay Hulya dahil umangat si Hulya. Bakit hindi na lang natin tularan si Hulya? Bakit hindi tayo gumawa din kung ano ang ginagawa ni Hulya? Bakit hindi na lang natin gawin yung inspirasyon? Bakit hindi na lang natin gawin inspirasyon si Hulya para maabot din natin ang ating kinakamit? Instead, nakainggitan po natin si Hulya. So iwasan po natin ang pagiging negatibo. Iwasan po natin ang pagiging mapanira sa kapwa, sa halip. Patuloy tayong magsumikap. Instead na pakialaman natin yung mga kapitbahay kung ano man ang narating nila, matuwa ka at gawin mo silang inspirasyon upang maabot mo rin ang inyong mga ninanais. Nakita mo si Hulya, hirap na hirap sa buhay si Hulya. Pero dahil patuloy si Hulyang lumalaban, patuloy si Hulyang nagiging positive. Positive lang si Hulya anuman ang kanyang kinakaharap. Nung nakita mo si Hulya na umangat, doon ka naman, nainggit ka naman kay Hulya. So inggit na inggit ka kay Hulya, kung kanina-kanino mo kinikwento si Hulya, kung ano-anong pinagsasabi mo kay Hulya. At dahil si Hulya ay hindi nagpapadala sa mga inggit, lalong nagsikap, lalong umangat. O ikaw naman, dahil wala ka nang ginawa, binabantayan mo na lang si Hulya, lalo kang bumagsak. So ayan guys, iwasan po maging negative, harapin ng matapang, harapin ng may mga positibong kaisipan ang mga pagsubok na darating sa atin. At tiyak po na anumang mga pagsubok na yan ay tumba po yan. So ayan po, dumaan po ako dyan at sa awa ng Diyos, nandito na ako. Hindi po ako mayaman, hindi ko po sinasabing mayaman ako. Ngunit, ang mga pangangailangan ko po, ang mga pangangailangan ng anak ko, nakakakain kami ng 3 beses sa isang araw, minsan ay sumusobra pa sa 3 beses sa isang araw, at masasabi kong kontento na kami sa buhay na mayroon po kami. Ayan po lamang guys, maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat. Bye-bye po!